Noong bumiyahe kami sa Indonesia, hindi namin nakalain na may aakyat na isang lato-lato. So sa expectation namin ay sinabi nila may babae daw aakyat dito sa Indonesia. Kasi sabi ng ibang seaman na talagang talamak ang akyata ng mga babae dito. Kagaya na lang ng puertong ito sa Bonate, Indonesia. So, taliwas sa mga sinikwento nila na babae daw umakyat, pero dito sa amin ay isang lato-lato or isang bakla. Ayan siya. At tumutulong siya magluluto kay Mayor. So, pakinggan natin ang kanyang mga sinasabi. Pinis kok mahal. Bakla already tuli mahal. Tuli. No tuli mahal. No like sakit ah, sakit tuli ah. Sakit ako sakit. Sakit tuli ah. Nasunog ako. Oh. Takot mahal, takot. Ikaw takot. How old are you, mahal? 24. 24? Oh, diriyan nga. Dry duck ah. Dry duck. Dry duck. Dry duck. Dry duck. Kaya ang mga Indonesia ay marunong rin sa mag-Tagalog dahil sila ay tumatawid dito sa Sabah, dito sa may Sandakan. So masakay lang ito ng mga bangka upang makatawid dito sa Sandakan. Kaya hindi na rin sila nagpapahuli, marunong na rin sila magtagalog at nakakaintindi. At yung mga bakla na umakyat dito sa barko ay nag-o-offer sila ng mga masahe. At huwag ka lang magkumpiyansa, baka ikaw ay mabikwasan. Medyo malaki-laki rin ang katawan sa baklang ito. Baka mamaya, ikaw ngayon ang may biktima. So hanggang dito na lang ang ating kwento, mga parekoy. So abangan ang susunod naming mga biyahe dahil kukuha tayo ng konting video tungkol dito. So sana ay nagustuhan ninyo ang aking video sa gabing ito. At maraming salamat sa inyong lahat. Bye bye! Dahil first time lang namin nagkasundo ang isang lato-lato dito sa Indonesia. Kaya ito binansagan namin ng lato-lato dahil nag-uso ang lato-lato sa Pilipinas. Ibig sabihin, siya ay bakla, ay mayroong dalawang itlog, o may dalawang lato-lato. O, saan ka na? Dito ka na sa aking vlog dahil makikita mo ang totoong